maraming kailangan ng tao, pero hindi lahat ng kailangan natin at gusto natatanggap. Merong maraming natatanggap, meron konting masyado. How to receive what you want? Napakahalaga na makiunawa natin yung biblical principles so we receive what God likes to give us. Anyway, salamat po aming Diyos dahil kayo ay Diyos na mahilig magbigay sa iyong mga anak. Diyos na mapagbigay at Diyos na maraming magagandang ibibigay. Turuan niyo kami na maunawa ang mga prinsipyo ng pagtanggap mula sa inyong mapagpalang kamay. At ngayon, una sa lahat, humihingi kami ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Gawin niyo kaming karapat dapat tumanggap ng pagtuturo mula sa inyo. Not because we are worthy, but because you are gracious and because of your Son, Jesus, that died for us on the cross. Payapain niyo po ang aming loob. Patahimikin niyo po ang aming puso. Palakasin ang aming mga katawan. Pasiglahin kami nang matanggap namin ng buong buo ang pagpapalang nais niyong ipaunawa sa amin. Bless those who might still be on the way. And we pray, Father, that you will quiet our hearts so we will be calm and peaceful enough to hear your voice. Heal, empower, liberate, and strengthen your people. In the name of Jesus we pray. Amen. How to receive what you want? Paano nga po ba tayo tanggap ng kailangan natin at gusto na tanggapin mula sa Diyos? Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Isa sa mga napakapangyarihang mga pangungusap sa New Testament, isa sa mga hindi madaling ituro kasi maraming mga sasalungat na hindi naman talaga marami kong pinapaniwalaan, ba't di ko natatanggap? Pero dapat maunawa dahil nandun at pangako. So how will you receive what you want? Believe. The mind attuned to God and faith moves mountains and make things happen. Pagka ang isip ay nakasang-ayon sa Diyos, nakaayon, sumusunod, nakalinya, at ito'y may kakambal pang pananalig, may nangyayari. Either by God's unilateral work, pwede namang kumilos ang Diyos na siya lang, kusa lang niya, gusto lang niya, at pagka ang iyating isip ay kinalulugdan niya, hindi mahirap sa Diyos na gawin kung ano ang gusto niyang gawin para sa atin. God does not need to be assisted and to be induced and to be convinced to be good and to give us, because God gives and God is good. Your faith makes God do it. Parang sino tayo para pakilusin ng Diyos? Pero ganun ang pagpapahalaga ng Diyos sa tao, bagamat hindi naman tayo ganun kahalaga, pero nagiging mahalaga dahil pinapahalagahan niya, na in reaction to our faith, God moves. Kaya mahalaga na naniniwala. Mahalaga na sumasang-ayon. Kahit nga kumisan sa mga gawaing hindi naman kay Lord ng mga gawain, meron agad magsasabi, walang mangungontra. Kasi pag may nangungontra talaga, mahirap magkaroon ng power ang any activity. Kahit yun ay civic activity, kahit yun ay religious activity, pag lagi may nakasalungat, mahirap umasenso. So your faith makes God do it. Or by man's work, energized and empowered by faith. Pag ang tao naniniwala, may nangyayari kasi hindi lang siya naniniwala at hanggang doon na lang, kasi ang tunay na paniniwala nag-uudyok sa'yo para may gawin ka. Real faith urges you and pushes you to do something positive about that faith, to act on that faith. Halimbawa, sasakay ka ng bus, may nakalagay na signboard, Quiapo. Naniniwala ka na Quiapo yun ang pupuntahan, ang susunod na gagawin mo, sasakay ka nga. Kasi naniniwala ka Kasi useless na nag-aantay ka ng bus patungong Quiapo, may humintong bus nakalagay sa signboard, Quiapo. Naniniwala ka na patungong Quiapo yun, pero hindi ka pa rin sumakay.
aandar pa rin yun kahit hindi ka nakasakay, maiiwan ka. Ang tunay na faith, may kasunod na action. Sang-ayon sa kung ano ang paniniwala at kung ano ang pinaniniwalaan. And because of faith, you not only believe, but you energetically believe to the point that you are now able to achieve many great things. Pinapalakas tayo ng faith. Pinapalampas sa karaniwang kakayanan, pinapalakas ang ating loob, pinapalakas ang ating katawan, dahil doon may na-accomplish. So, ang paniniwala, pwedeng tumanggap ka ng gusto mo galing sa Diyos dahil Diyos lang ang nagbigay, wala kang participation. O yung isang uri ng paniniwala that leads you to action, natanggap mo kasi pinagtrabahuhan mo. Kasi kumilos ka according to your faith. At ayun naman ay may nakaset na laws ang Diyos na pag ito ginawa mo, ito magiging bunga. If P, then Q. Then, nagtrabaho ka, nagkaalaki-plaki pa magagandang bagay, natanggap mo ang gusto mo. Mahalaga, mananalig. Yung mga iba, kahit ang dali-daling gawin, pag hindi sila nananalig, wala nangyayari eh. Sasali sila sa contest, pero wala naman silang pananalig na mananalo sila. So lamang yung performance nila, hindi talaga nananalo. Kailangan may pananalig. How else do you receive what you want? Kakambal yan sa pinag-uusapan natin kanina. Work. Real faith is active. It inspires, empowers, and moves you to produce what you want. Mahalaga yun. Kaya ang sabi sa James 2:17, bagamat may ibang konteksto sa original use, but the universal meaning is the same. So faith by itself, if it has no works, is dead. Para ano ang pananalig na walang kakambal na kilos na aksyon? Nananalig ka, nag-graduate ka, ang kakambal na gagawin mo, mag-aaral ka. Nananalig ka na aasenso ka sa negosyo, ang kakambal na gagawin mo ngayon, mamumuhulang ka, magsisikap ka, magtatrabaho ka mabuti. Hindi pwedeng naniniwala ka lang tapos wala kang aksyon. And 2 Timothy 1:7 says, the Spirit gives us power. At pag in-apply natin sa ating particular interest right now, if you believe the Spirit of the Lord is pleased with you and you are energized, so yung kaya mong gawin, kung hindi ka naniniwalang masyado, nadodoble ang capacity kung talagang naniniwala ka because faith empowers. Maraming na-accomplish ang paniniwala. In the combination of this, God's unilateral action and your own work have ultra-powerful and effective results. How else do you receive what you want? You ask. Matthew 7:7, Jesus speaks here, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Pag humihingi ka, ibibigay sa'yo. Ang pagbasa kasi ng mga matatalinghagang salita na ito, you've got to get the spirit of the sentence at hindi mo kailangan siyang extreme ang gagawin mo explanation. You mean every time I ask, I will receive. Every time I will seek, I will find. Every time I will knock, the door will be opened. I don't think that's what it means. I believe what Jesus means is this. Well, you want it, you have to ask for it. And if you want it, and you ask for it, and God likes to give it to you, you will get it. But if you want it, God wants to give it to you, but you don't ask for it, it's possible that God won't do it for you. Because there are many things that God gives us without our asking. However, there are specific things that God will not give without being asked. And the point is, we don't know when God will unilaterally, by Himself, do something and when God wants our cooperation and participation. So para lakihan mo ang yung possibilities to get what you want, you ask and you work and you believe. Dinadamihan mo yung taya. Dinadamihan mo yung ginagawa mo, dinadamihan mo yung tanim para lumaki ang potential na malaki ang iyong maging ani. So, hindi lahat ng pintong kinakatukan nagbubukas.
pero walang magbubukas kundi ka muna kakatok. So, mahalaga na kumakatok, mahalagang humihingi, mahalagang naghahanap. Hindi lahat ng naghahanap, nakakakita ng hinahanap, pero hindi mo makikita kundi ka maghahanap. And applied that way, we will understand why Jesus says that. Jesus is teaching people proactive faith. Merong kang dapat gawin. Merong ka dapat participation. But it's no guarantee na pag may ginawa ka, magkukuha mo nga yung buong gusto mo. What is guaranteed is, wala kang makukuha, wala kang gagawin. So ask through words of prayer. Adyan magaling ang maraming mga relihiyosong tao, words of prayer. That's powerful. When backed up by inner faith. Baliwala yung nagpe-pray ka, pero bibig lang, sa puso man naman, wala kang conviction, mechanical lang yung pagpe-pray, baliwala. Sabi ni Jesus, don't be like the pagans. They think that they will be heard for their many words. Hindi nadadaan sa dami ng salitayan at paulit-ulit. Kailangan bukal sa puso. Taos. Totoo. There's another way of asking. Ask through any and every other word that is not technically a prayer word. Pwede ka kasi magsabi na ganito eh, Lord, nawa po ang laki ng maging benta ng tindahan ko today. That is asking through prayerful words. But what happens pagka sinabi mo doon sa katulog mo sa tindahan? Ngumiting-ngiti ka naman, maligo ka para maganda ang itsura natin sa ating mga customer. Hugasan mo ang mga plato para malinis, para ganahan sila. O, kailangan, maganda ang presentation natin, kailangan masarap. These are words that are not prayer, right? But they are words that also ask God to bless you. Hindi lahat ng prayer ay yung merong, this I pray in the name of Jesus, amen. Nagpe-pray tayo tuwing nagsasalita tayo. At hindi ba sabi kung anong pa nagpe-pray mo ay bibigay sa'yo? So gusto mo pala malaki yung benta mo, nag-pray ka, Lord, lakihan niyo po ang aming benta ngayon. Pero may mga sinasabi ka rin na words that are not technical prayers, but words that are still heard by heaven. Words that can still be blessed by heaven. Kaya pag sinabi mo umagang-umaga, buisit namang umaga to, sira ng araw ko, prayer yan. Parang sinabi mo sa langit, buisitin nyo na nga po araw ko, sirain nyo na lahat. And sure enough, mangyayari. Pag sinabi mo yon, masdan mo mangyayari sa buong maghapon, sunod-sunod ang mga kung ano-anong mga mangyayari sa buhay mo. Kaya pwede na mag-pray through words of prayer. Pwede mag-pray to just any word. Halimbawa, sinabi mo, Lord, bigyan niyo po ako ng mga kaibigan. Tapos may nakasalubong ka, sinabi mo, good morning. Yung word na yon kakambal ng prayer mo. Kasi kakampi yon ng prayer mo na magkaroon ka ng kaibigan. Pero, may nag-good morning na sa'yo, hindi mo pinansin. Ano maganda sa umaga? Pero ang prayer mo kanina, magkaroon ka ng friends. Kinukontra ng words mo, yung prayer mo. At dito tayo hindi mapagbantay, mga kapatid. Mapagbantay tayo sa formal prayer. Lahat ng sinasabi, iniingatan. E pagka-pray, ano mga pinagsasasabi natin? Lord, i-bless niyo po ang aming bansa. Pray tayo ng pray na ganyan sa Luneta, sa Cuneta, sa Quezon Memorial Circle. Puro pray for the nation. Pero araw-araw, ay, pesting bansa ito. Ay, nakakainis. Ay, only in the Philippines. Ano ba ng klase Pilipina? Minumura mo yung bansa mo actually araw-araw. Tapos kunwari, nagpe-pray ka, natatalo. Dapat tayo mga Pilipino, mag-pray through our non-prayer words to bless our family, to bless our nation. Pag sinabi mo, alam mo, asawa ko, bato ganyan. Prayer yon. Nagkakatotoo. Kasi sinasabi mo, and there is power in the spoken word. Why? Because we were made in God's image. Kahit tayo tao lang, kahit tayo lupa lang, hindi totoo yon. Meron tayong Espiritu ng Diyos na nasa atin. Eh, di ba? God said, let there be light. Nagka-light. God said, let there be vegetation. Nagkaroon. Ikaw, may image ka of God in you. Ibig sabihin, may power of God that is in you. So, sabi mo, ay, pestem buhay to. Nagkakatotoo.
Ay, minalas na ang benta ko. Nakita ko mukha mo. Kakatotoo. Kaya ang tinuturo sa atin sa Bible, bless, don't curse. Always bless. Kasi yun ang matutupad. Hindi lang yon. Ask through thought. Isip. Sa palagay niyo ba, may pagkakaiba sa Diyos? Yung prayer na sinabi ng labi at yung prayer na nandito, hindi sinabi ng labi, nakarating na rin sa langit yon. That's why you watch your thought. May kaharap ka, sabi mo, good morning, ang ganda-ganda ng damit mo, pero yung thought mong pangit. Kunwari lang, niniwala ka naman. Sabi ng thought mo, nagtutunggali ang inyong mga espiritu, naglalaban kayo. Nararanasan nyo ba yon? Pareho kayong shake hands kayo, sister, good morning, pero yung mga anino nyo talaga nagsusuntukan. Kasi yung thought nyo, naglalabanan. At kahit wala siyang sinasabi mo, alam mo, inis siya sa'yo. Kahit wala siyang sabihin, at alam din niya, inis ka sa kanya. Kasi spiritual beings tayo, nag-uusap ang mga spirito natin. Kaya merong, hindi naman ako inaano niyan, mabigat ang loob ko sa babaeng yan. Nararamdaman niyo yon? Kasi yung mga spirito niyo nagtutunggali. Ganon din sa prayer, mga kapatid. Ang thought natin ay prayer. Pag sa halimbawa, yung thought mo puro, sana madapa ito, sana mapahiya siya, sana magkasakit siya. Sa palagay niyo, be-bless kayo ng langit with such negative prayers? Pag akyat ng prayer niyo sa langit, tatalbog, baka sa inyo pa ulit bumalik. Kaya sabi, whatever you wish that people would do to you, do to them. Whatever you wish that prayer would people would pray for you or think for you, think and pray for them that way. Ikaw din ang aani na yung tinatanim. Kaya gusto mong umasenso, paasensihin mo ang pag-iisip. So ask God through thought. And ask God through body language. Lord, palakasin niyo po ang aking katawan. Pero ang kinakain mo, puro hindi dapat kanin. Ang tamad-tamad mo mag-exercise. Anong lakas ng katawan ang inaasahan mo kahit natambakan mo yan na in Jesus' name, I bless myself. Tapos pulo ko restaurant ang kinakain mo. Your body language is a prayer. No wonder maraming tao lito, hati. Kasi magkakaiba yung formal prayer sa thought life at sa body language. Ang gusto ng Diyos, one, unified self. Hindi hati ang loob. Kaya mahalaga, madisiplina natin para ng pag-iisip natin at pagsasalita. Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you received it and it will be yours. Let's operationalize that. Ang prayer mo na hindi word of prayer, kundi thought and action, itong asawa ko na to, mga ngaliwa ito eh. Wala akong tiwala talaga dito. Yan ang thought mo. Prayer mo yun. Sabi, believe that you have received it and it will be yours. Hindi naman ako tutulungan itong boss ko na to. Galit siguro sa akin itong kapwa ko manggagawa na to. Yung mga ganong thought, prayer yon. Sa palagay niyo, may pagkakaiba sa langit yung Lord. This we ask in Jesus' name. Na may tag sa dulo. At yung iba nating iniisip. Kaya, sinabi sa Bible, pray without ceasing. Sabi mo, paano kaya ako magpe-pray without ceasing? Ibig sabihin, amen, 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 hallelujah, hallelujah, non-stop? No! Ang thought mo, ang action mo, ang prayer mo, ang non-prayer mo, ang lahat ng ginagawa mo, ang body language mo, ay prayer. So, choir ka, member, instrumentalist, singer, Lord, i-bless you po ang aking pagtugtog na maging maganda. Anong body language mo? Nag-e-ensayo ka ba? Kakanta po ako, mabless ang mga tao. Minemorya mo ba kanta mo? What is your body doing? Ang prayer ng salita mo, ng bibig mo, maging blessing ka, pero yung action mo, hindi. Tatamad-tamad ka mag-ensayo sa palagay mo. Sabi, believe that you receive it and you will get it. Pag na-discipline natin ang pag-iisip, na pag-isa-isa natin yung pag-iisip, pagsasalita na non-formal prayer at formal prayer, magiging buo ka. At sabi,
hindi nagbibigay ang Diyos sa mga taong hatiang loob. Ayaw niya nung parang sinisiklot-siklot ng alo na lagi nagdadalawang loob. Kailangan solid. Complete prayer involves verbal, non-verbal words, and lifestyle prayer. Kaya pwedeng mag-pray without ceasing. Yung Lord, palusugin mo po ako. Ano yung paulit-ulitin mo, Lord, palusugin niyo ako, Lord, palusugin niyo ako. Yun yung mantra ng mga Hare Krishna, inuulit-ulit nila para may points. Pero yung Lord, palusugin niyo po ako, sabi ng words mo. Tapos ang katawan mo, naglilinis ka ng katawan mo. Tapos kumakain ka ng tama. Tapos yung utak mo, hindi ka nag-iisip na masasama to ko sa kapwa. Hindi ka nanonood ng mga horror na nakakatakot. Hindi ka nakikipag-chismisan na baka saksakin ka sa likod ng chinismis mo. Anong lusog mo na may gunting kang nakatarak sa likod mo? So, lifestyle prayer. And when you pray a lifestyle prayer, tatalab. Yung iba ang haba-haba magdasal, 3 oras. Kulang na lang mag-tumbling, gumulong. Pero ang pagkatapos na mag-pray, ang buhay na ipinapamuhay, kabaligtaran ang sinasabi, kaya wala lang nangyayari. James 4:2-3, you want something but don't get it. You kill and you covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. You see, ang linaw sabi, ask and it will be given you. You do not have because you do not ask. Kasi mo, hindi totoo yan. Ask nga ako ng ask. Paulit-ulit nga ako nagpe-pray. Yes, yung formal prayer mo. Pero yung thought prayer mo ba, asking for the same thing? Yung bang non-verbal prayer mo, yung lifestyle prayer, yung body language, is it asking for the same thing that your formal prayer is asking for? Kaya iba nagtataka sa verse na to, ano naman totoo dyan? That when you ask, you will get it. Eh, ask nga ako ng ask, why don't I get? Pero baka naman sa formal prayer ka lang nag-ask. Baka ang totoo, hinihingi mo magic. Kasi pag pray mo, Lord, paasensuhin niyo po ako, may gagawin ka. Pero pag wala kang ginawa, pray ka lang ng pray, magic ang hinihingi mo. Hindi prayer yon. You've got to understand the mechanics of prayer. Because it is the most powerful force in creation. How to really pray. Now, according to what we have read, what ways are there that don't receive from God? Ways that don't receive from God, coveting. Humihingi ka lang dahil naiingit ka na meron noon yung kapwa mo. Naghahangad ka lang na magkaroon ka rin. Gusto mo siguro makipag-contest, gusto mo siyang madaig. Whatever it is, may huwag kang umasa bibigayan sa'yo. O kaya humihingi ka, you receive from God because you are killing, quarreling, and fighting. May hinihingi ka sa Diyos na mana galing sa magulang, pero ang body language mo, nakikipag-away ka sa kapatid mo, na magmamana rin, nakikipag-gyera ka, nakikipagpatayan ka, do you think you will get it? No. And if you technically got it, may wala doon na hindi sasama sa'yo yung peace, yung blessing, yung joy. Nakuha mo lang, pero actually hubad, shell lang, kasi walang kasamang blessing dahil inagaw mo lang. Another way that doesn't receive from God is not asking God. Now, dalawa yan, ha? It is not asking. You just get it on your own. When you try to get something from God against God's methods, it means you are not asking God for it. You are getting it on your own. Sa sarili mong paraan, dahil alam mo, kung susundin mo ang paraan ng Diyos, hindi mo makukuha, gagawa ka ng ibang paraan, under the table, evil way, you are not asking God. You are trying to get it yourself, your own way. And sabi, don't expect that you will get it. You do not get because you do not ask God. Ngayon, may nag-a-ask naman, but they are not asking God. They are asking Satan. They are asking somebody else.
kasamya mo yung ganyang method, walang mangyayari. And another way that doesn't receive from God is asking but with wrong motives. Sabi nga ni Solomon, napansin nyo ba? Maraming ambisyon dahil lang inggit sa katabi, sa kapwa. Hindi ambisyong gumaling na maging doktor, ang ambisyon maging mas magaling para may mahigitan. Hindi ambisyon lang na guminhawa sa buhay, ang ambisyon maging mas mayaman at makipaghiganti sa mga dating kamag-anak na nagmaliit sa iyo. Mga wrong motives. Hindi ba yung Lord, pag ginawahin niyo po kami para guminhawa kami? Hindi. Para makita nila na may nangyari sa buhay ko. Yung mga ganyang klaseng paraan. Sabi ganun, this is not in accordance with God's mind. Don't expect that God will give it to you. Ito ngayon ang mga mapanganib. Sabi mo, anong God will not give it to me? Nasa akin na nga. Sino ang nagbigay sa iyo? Nakakatakot lalo yan. Hindi pala Diyos ang nagbigay. Iba yung method na ginawa mo, hindi method ng Diyos. It was not God you asked. Who did you ask? Sabi, you know, it is important for you. What does it profit a man to gain the whole world and lose his soul? Kailangan kung may natatanggap tayo galing sa Diyos, sa pamamaraang maka-Diyos, sa Diyos hinihingi, hindi ka humihingi sa kaaway. Because yung kaaway, marami naman talagang under His power right now. Talagang pwede kanyang bigyan. Anong kapalit? Kaya tinitiyak natin, galing dapat sa Diyos. Huwag na huwag kayong maiinggit sa mga taong alam nyo na ang tinatamasa nila na kumisan gusto pa nating kaingitan, eh hindi naman galing sa Diyos. Hindi galing sa maka-Diyos na pamamaraan. Ninakaw lang. Nandaya lang siya. Nanakit ng agaw ng hindi kanya. Tapos parang ang saya-saya niya, don't ever think na dapat kaingitan ng ganung mga tao. Dahil mabigat ang bayad ng ganong mga bagay. So meron kayong gustong matamasa sa buhay, do it or ask God to do it for you. When do you do it? Pagkaya nyo. Yung sa ating human nature, na aabot ng human intelligence, human capacity, human energy, human achievement, do it. Don't ask God to do it for you. Pero pag alam nyong lampas na sa natural na kakayanan ng tao, that's when you ask God to move. James 5, 17 to 18. Elijah was just as human as we are. And for 3.5 years, his prayers kept the rain from falling. But when he did pray for rain, it fell from the skies and made the crops grow. Sabi niya, alam niyo si Elijah, tao lang yan tulad natin. Pero nanalangin siya na huwag umulan. 3.5 years, naniisang patak ng ulan, walang lumagpak sa lupa. At nung siya'y manalangin naman ng ulan, biglang umulan at tumubo ang mga halaman. Pagkaya mo, huwag mong ipagawa sa Diyos. May lalapit sa'yo, mayroong may sakit, walang papagamot. So, sige, ipagpe-pray kita. May pera ka sa bulsa mo, magpe-pray ka. Kaya mo yon, huwag mong ipagawa sa Diyos. Kaya mong tulungan, ipapadala mo. Kaya sabi sa Bible, sabi ni Jesus, huwag niyong gayahin yung mga ibang mga Kristiyano dyan. Mga ibang mananampalataya na may lalapit. Sabi, oh sige, I wish you well, nawa mabusog ka, nawa gumaling ka, nawa guminhawa ka. Pero wala kang mabinibigay niya, no? Kaya mong sasabihin, Lord, nawa ipapasin niyo ako sa test. Anong kaya mong gawin? Mag-aral ka. Paasensuhin niyo po ang buhay ko. Anong kaya mong gawin? Magsikap ka. Huwag mong ipapagawa sa Diyos yung inilagay na niya sa iyo yung kakayahan para gawa mo mismo. Pero yung hindi mo talaga kaya, yun ang ipapa sa Diyos. Tulad ng example na nakita natin, hindi naman kaya ni Elijah na pigilin ang ulan eh. Pero dahil
ang kanyang hinihingi ay ayon din naman sa kalooban ng Diyos, reasonable, dahil dapat turuan ng leksyon yung buong bayan, hiningi niyang huwag umulan, natupad. How else do you receive what you want? Be near the giver. Be in the path of blessings. At sa giver, isang malaking G, isang maliit na G. Yung malaki siyempre, Diyos. Yung maliit, tao. Gusto nyo na tumanggap na maraming mabubuting bagay sa buhay, dumikit kayo sa makakapagbigay nun o dun sa binibigyan ng Diyos na pwede kayong maanggihan, maambunan ng grasya. Hindi man kayo yung gustong pagpalain, kadikit kayo sa pinagpapala, napagpapala na rin kayo. Kaya ang sinasabi sa Bible, choose your companions. Bad company destroys morals. And not only that, yung parusa para sa bad, nadadamay ka kung nakadikit ka. Lalo asawa ka, anak ka, magulang ka nang gumagawa ng mali. Sumuwala naman akong ginagawang mali, ba't ako nadadamay? Kadikit ka eh. Pero marami rin tayong blessing kung tayo ay malapit doon sa nabe-bless. Tulad na napakarami mga gutom, nandun kasi si Jesus, hindi sila na natiling gutom na matagal. Luke 9:16-18, Jesus took the 5 loaves and the 2 fish. He looked up toward heaven and blessed the food. Then he broke the bread and fish and handed them to his disciples to give to the people. Everyone ate all they wanted. What was left over filled 12 baskets. 5,000 tao daw yung pinakain, lalaki pa lang ang binilang, hindi pa nabilang yung mga babae at bata. Anong pinagkunan? 2 maliliit na isda. Ewan ko lang kung tabios, di ba? O dulong, basta isda. Sa bagay, wala nun sa Israel. So, malaki-laki ng konti yung isda siguro. Pero ano na ba naman ang size sa mga isda ng mga maralita? Yun, nag-donate lang naman isang simpleng batang shepherd. At 5 maliliit na tinapay, napakain ng lahat. Eh, si Jesus kasi yun eh. Ang lesson dito mga kapatid, be in good graces. Be in the good graces of givers, of distributors. And of course, the best giver is the Lord Jesus. Pag malapit ka sa Kanya, malayo ba namang mapaghimalaan ka? Malayo ba namang mapakain ka? O malapit ka sa bine-bless niya, malayo ba naman na pati ikaw mapakain na rin? So mahalaga to be in the path of good blessings. To be in good graces of givers. Alam niyo maraming tao, kaya gutom, kaya hikahos, kaya hirap. Yung mga pwedeng tumulong at magbigay sa kanila, ininis nila, dinala, inutangan, hindi binayaran. Matapos silang tulungan, chinisbis pa nila. Bibigyan sila, mamaya nandyan na naman sila, bibigyan sila, nandyan na naman hanggang kadalaan at pinagtataguan na. Marami sanang paraan eh, para mabless tayo ni Lord. Pero yung mga daan patungo sa atin ang blessing, bara-bara-bara. Sino nagbabara? Bad conduct ng tao. Muna ko, wala po nagpapautang sa akin. Pag may nagkukwento sa inang ganon, parang kawawa siya ang sama-sama ng mundo. Ang dapat mong isipin, gaano karaming sinuba mo na wala na tuloy magpapautang sa'yo? Pag kami mga dumadaing, hirap na hirap po ako, may mga kapatid naman ako, asenso yung buhay, hindi ako tinutulungan. Imbes isipin mo agad na masama yung mga kapatid, ang unang mga isipin, anong ginawa mo na kawalanghiyaan sa mga kapatid mo at natitiis ka tuloy? Kasi pagka ang tao, hindi siya dinadatnan ng blessing, madalas, siya ang may kasalanan nun, hindi ang mundo. Kasi ang dami-daming blessing na pwedeng makarating sa atin. Ang daming pwedeng pagdaanan. Ano't walang makarating sa'yo? Sisisihin mo buong mundo? O something is wrong with the way you deal with people? Pag may naasahan ka, dadaganan mo na hanggang madurog. Pag may tumulong, hindi mo susuklian ng maganda. Anong kailangang sunod-sunod, tuloy-tuloy,
at pakyaw-pakyaw na mali mong gawin para lahat ng tao sa planeta magkaisa-isang ayaw na nilang tulungan ka. Don't tell me, sila lahat ang may mali. Kaya mga kapatid, pag may lumalapit sa inyo, huwag kayo agad-agad na awa, huwag kayo agad-agad nagsisimpatya na wala pong tumutulong sa akin sa dinami-rami ng tao, ang itatanong mo, ba't kaya siya hindi tinutulungan? Likas naman sa tao matulungin eh, hanggang madala lamang. So do not needlessly oppose, offend, and alienate dispensers and channels of blessing. Sa isang pamilya, usually may isa o dalawang kapatid naman na medyo umaangat-angat. Ikaw hindi makaangat-angat. Huwag mo nang inisin. I-please mo na. Huwag ka nang makipagtalo, makipagyabangan. Dahil ikaw din ang kawawa pagka hindi ka tinulungan. Lumagay ka sa lugar. Merong sobrang mayaman o makapangyarihan, magdahan-dahan ka bago mo banggain. Kasi baka kailanganin mong tulong niya. O kaya gamitin niya yung yaman niya at lakas niya para durugin ka. Mag-isip-isip ang tao. Ecclesiastes 10:20. Don't even think about cursing the king. Don't curse the rich. Not even in secret. A little bird might hear and tell everything. Empleyado ka, chinichismis mo yung amo mo sa kapwa mo empleyado. Next week may memo ka, nalipat ka sa branch nyo sa Spratly Islands. Huwag ka magtaka. Bumabangga ka sa pader eh. Diba? Babanggain mo yung amo mo. Ang daming mga mayayabang na tao, no? Empleyado ka, binabangga mo yung amo mo dahil tinitiisip mo mali siya. Sa mali siya at sa tama siya, she has the gold. And you know, the golden rule. Whoever has the gold, rules. Babangga ka, ipagpipilitan mo yung alam mo. Mamaya, ikaw natanggal sa trabaho. Sino ngayon ang gutom? Di ikaw. Dapat marunong ka makibagay, makiayon. Lumagay ka sa tama mong lugar. Kasi wala kang kapangyarihan. At kahit may kapangyarihan ka pa, ba't mo naman uubusin sa pakipagbakbakan sa iba? Pareho kayong pagod pagkatapos, pareho kayong lugi. Dapat ang tao, you live peaceable lives. Diplomatic ka. Pinipilit mong huwag may magalit sa'yo. Mga kapatid, tatandaan nyo to. Hanggat maaari, huwag kayong manggagalit ng sino man. Kahit sabihin mo, nobody naman siya, mababa ang ranggo, kaya ka rin niya saksakin ng ice pick sa tenga. Diretso sa utak mo yun. Diba? Huwag kayong manggagalit ng tao, hanggat maaari. Kasi ang taong galit, nagkakaroon ng energy against you. Pero kahit may sama ng loob sa iyong tao, kung hindi naman galit, hindi dadami yung energy niya to the point na maipon yun na kaya kanya at gusto kanyang saktan. May mga tao na kahit saan na lang mapunta, may nakakaaway. Bakit ka mga aaway? Ba't ka makikipag-aaway? Kasi lahat ng mga makakaaway mo, lahat ng kapangyarihan nun, gagamitin laban sa'yo. Tapos eto ngayon, nag-a-apply ka sa trabaho. Siya pala yung clerk doon. Nag-aayos sa mga application form. Nung nakita yun sa'yo, tinapo na sa basurahan. Kung naman, abang ka ng abang ng call, wala nang tatawag sa'yo. Kasi may nainis kang clerk. Hindi naman mahirap isipin yung mga ganyan sa buhay. Yung maraming blessing hindi dumadating kasi ang body language mo, ayan na naman tayo, di ba? Sinasabi ng body language mo, ayokong magkaroon ng trabaho. Eh kasi nangiinis ka ng tao, hindi mo alam, later sila pala may kapangyarihan kung maa-apply ka, makaka-apply ka or not. Pero ang body language mo, nangiinis ka, pero ang prayer mo, Lord, bigyan niyo po akong trabaho. Pero may natakap-tapak sa'yo, inirapan mo. May nakasundot sa'yo ng payong. Hinampas mo. Tapos biglang nagkita kayo, siya pala yung mag-i-interview sa'yo. Tapos ka na. Don't even think about cursing the king. Hindi lang yung king na may corona dito. Lahat ng tao, hari, even for just a few minutes, sa isang sulok ng mundo. At kung nagkataong nandung ka at kailangan mo yung tulong niya, siya yung hari, walang mangyayari sa'yo. Huwag pala away. Huwag nakakainis. Be likable.
One, because you're godly. And even if you are not godly, be likable because you are wise. Because when you are liked, people help you. And we all need help to get off, to start off. Sabi nga nila, we all need help at the beginning and at the end. And people help those that they like. Kahit sabihin mo pa na self-sufficient ka ngayon, may kaya ka ngayon, malakas ka ngayon, lagi bang ganyan yun? Yung mga magulang na malalakas, may kapangyarihang kumita ng pera, hindi gamitin yung kapangyarihan at yung tanghaling tapat ng lakas ng buhay nila para mahalin yung mga anak. Ang nakatanim sa puso ng anak, sama ng loob sa magulang, yung pagdineglect ng magulang, pagpapabaya sa kanila, pagtanda mo, aalagaan ka kaya nila. At alagaan ka man, minimum na lang, wala nung dagdag na mga palabok at pampasarap dahil hindi ka naman mahal eh. So sinayang mo yung pagkakataon na yung mga anak mo, dependent na dependent sa'yo, walang ibang pwedeng asahan, mga inosente sa buhay, pinalampas mo, hindi mo tinaniman ang lahat ng mabubuting bagay. At pag naglakihan na sila na hindi mo na pwedeng taniman at baka wala ka na rin namang maitanim kahit gusto mo, doon ka ngayon nangangailangan ng ani. Paano ka? So ako ang prayer mo, Lord, nawa pagtanda ko o kung mga ilangan ako, mahalin ako ng anak mo, eh ano yung body language mo ngayon sa anak mo? Iba yung prayer, iba yung body language. Ganon din sa asawa. Ang laki-laki ng pera mo, hindi yung asawa mo i-treat mo. Kung sino-sinong ipapasyal mo sa Boracay. Pagka naman dumusok ka ng dugo at nagkasakit ka, balik-balik ka sa asawa mo. Aalagaan ka ba niyang daladala mo sa Boracay na yan? Ako, labo yan. Ang tao sayang, ano? Sayang yung lakas, yung pera, yung panahon. Hindi itipinagtatanim ng tama. Kasi akala nila, lagi na lang silang self-sufficient. But no. Darating at darating yung panahon na mabubuhay ka lang dahil sa awa ng kapwa. Kaawaan ka ba? Kaawaan ka kaya? Nung ikaw ba ang may kakayahan ng maawa ay naawa ka? So yung prayer, hindi lang salita. Gawa, isip. Pag naglakip-lakip, natutupad. Don't make enemies. Kahit walang kwentang posisyon niya ngayon, kahit mahina siya ngayon, gumugulong ang buhay, yung mga dating nasa ilalim na palalagay sa ibabaw. Sa mga iba naman po ako, hindi na napaibabaw. Eh baka putik ka talaga, nandun ka lang sa ilalim, hindi ka gulong. Kasi kung gulong, dapat gumulong ka eh. Ba't hindi gumugulong ang buhay mo? May problema ka nun. Huwag mong sisihin ang mundo. Huwag mong sisihin ang planeta, ang mga anghel, ang mga kastila at hapon. Dapat sarili mo, tingnan mo, anong problema ko? Ba't di ako umaasenso? Bakit pag may 10 nag-apply, natatanggap yung siyam ako, hindi. Mabuti pa ang kalendaryo, may date, ako wala. Ba, eh siguro, baka hindi mo pinapackage ang sarili mo. Mabuti pa ang makinilya, natataypan. Look at yourself. What are you doing with yourself? Kasi hindi naman tayo nilikha ng Diyos sa powerless. May power tayo to shape the direction of our lives. You cannot always create every detail of it, but you create the general direction where you will go. So, remember, asking means thinking about, talking about, and doing according to what you are asking for. How else do you receive what you want? Open your eyes to God as the real source of good things and be a gracious recipient. Anong ibig sabihin ko dyan? May nagtatanong sa akin, ha? Pastor, pag may bigla pong magbibigay ng offering na panalunan sa loto, tatanggapin nyo? Siko, buong puso. Talaga po, galing sa gambling. Ano pakialam ko kung saan galing yun? Ang may pakialam ako kung saan patungo yung fund na yun. Oras na punta yun dito. Maraming sobrang arte. Ayaw pang tumanggap. May sakit na, bibigyan ng anak. Saan galing ito? Baka sumasama. Ayaw pang tanggapin. Alam nyo, ang propetang si Elijah,
Gutom na gutom. Nalagay siya sa napakaraming lugar na walang pagkain. Alam niyo kung paano siya nanatiling buhay? 1 Kings 17:6. Ravens brought him bread and meat twice a day, and he drank water from the creek. Mga uwak, mga ibong maiitim, mga ibong considered in Israel as unclean. At alam niyo kung paano kumakain ng uwak, ninanakaw niya. Huwag kayong magpapatuyo ng mga tapa at mga kung ano-ano, dadagitin ng uwak. Nagpapatuyo kayo ng mga danggit, mga kung ano-anong mga sari-saring pagkain, ninanakaw niya. So in other words, itong propeta, ang kinakain niya araw-araw, nakaw. Bagamat hindi siya nagnakaw, yung uwak, dala-dala ni uwak yung karne, kinakain ni propeta. Kung si propeta, ginagaya yung mga ibang relihiyoso, eh, hindi ko kakainin yan, maruming pinanggalingan. But the Bible is clear, God sent the ravens to feed him. So kahit na ninakaw ng uwak yon sa isang tao na nagpapatuyo ng mga karne, yung tao na yon, yung karne na yon, yung planeta, pag-aari yun ng Diyos. So pag Diyos ang nag-assign, kunin yan, ilagay doon, hindi yun nakaw. And that's what I want to say to you, mga kapatid. Huwag kayong sobrang maselan. Huwag kayong sobrang maarte sa blessing. If God likes to bless you, accept it, be a gracious recipient. The ravens were unclean and the ravens were thieves. But God, in His infinite mercy, fed the prophet this way. Kaya meron pa na. Paano po yan, Pastor? Wala akong trabaho. Ang tagal-tagal na. Wala akong maipakain sa mga anak ko. Pero, nagkakaroon sana ako ng trabaho, pero may trabaho po pag Sunday. Hindi ako makapag-church. Magtatrabaho po ba ako? May dapat, no? Paano po ang church? Mag-church ka na sa Wednesday, Thursday, Friday. Kaya nga marami eh. Hindi ka na nga makakain dyan eh. Pagsisimba pa sa linggo, unahin mo eh. Ang dami namang araw na simba. Ang daming araw ng paglilingkod sa Diyos. Meron pa, naku, tumutugtog po ako sa church. Wala akong katraba-trabaho, pero ang gift ko talaga tumugtog. Meron kumukuha sa akin sa gig. Ayaw po ako payagan ng pastor. Palalamunin ka ba ng pastor? Kung palalamunin ka, sige, huwag kang tumugtog. Pero kung hindi, tumugtog ka. Dahil blessing yan sa iyo ng Diyos. Kailangan mo ng pambayad ng rent. Kailangan mo ng pambayad dito. Ang arte-arte mo. Ang kailangan, intindihin mo yung pangangailangan mo. At bakit natin sinasabi yan? James 1:17, every good and perfect gift comes from the Father who created all the lights in the heavens. Pag makakabuti sa'yo, galing yan sa Panginoon. Huwag kang sobrang maselan. Psalm 24:1, the earth is the Lord's and everything in it. The world and all who live in it. Pag may pagpapala, tanggapin mo. Kung may choice ka na better choice, mas religiously sound choice, take it. But meanwhile, wala ngayon. Mabuti kung nag-iisa ka sa buhay, eh ang arte-arte ng conviction mo, eh may anak kang nagugutom, may asawa kang nagugutom, mabuti kung nag-iisang katawang ka lang. Marami pong tao hindi nabe-bless kasi sobrang maselan. Hindi ko naman sinabing magnakaw kayo, hindi naman kayo uwak. Pero kung dinala nung uwak, nandyan na, kainin nyo na. Tanggapin nyo na as blessing. Di ba? Kailangan, malaki ang pinagkukunan natin sa pag-unawa sa kabaitan ng Diyos, hindi yung ang kitid. Maraming mga mananampalataya, ang lapad ng kalsada, doon lang dumadaan sa puting lane sa gitna. Pinapaliit ang mundo, samantalang malaki dapat. Ano pang pwede mong gawin para ma-impress mo ang Diyos sa kalinisan mo? No one is righteous, not even one. So when God wants to bless you, be a gracious recipient. Apply this in your life and receive what you want. But remember, you do not have because you do not ask. And to ask is not only to say it with your words, but to think about it, to work on it, and to be faithful to it every waking moment and sleeping moment of your life. And when you do the best, according to God's will, and because God is gracious, there is no doubt that God will give you what you want. Hindi ipaghihirap ng Diyos na bigyan ka.
hindi kabawasan sa kanya dahil lilipat lang from one place to another. Yung pera lilipat lang from this to your bulsa. Do you think may mawawala sa Diyos doon? So hindi Diyos ang nagdadamot. Kailangan ang reviewin natin, style natin sa buhay. Ama namin sa langit, turuan mo kami na kilalanin ang kabutihan, kabaitan nyo. Huwag yung parang naglilinis-linis ang kaming, higit pa kaming malinis sa inyo. Turuan nyo kami, Lord, na tumanggap ng kailangan namin. Makilala ang iba't ibang panahon ng buhay na mayroong emergency, may time of plenty, may time of urgent needs. Maka-adjust kami doon. Huwag namin gamitin ang pananalig namin para paliitin ang aming mga options, pakitirin ang aming mundo, at maghirap at magutom kami, pati mga umaasa sa amin. Kundi makalaya kami, because the earth is the Lord's and everything in it. Teach us to be gracious, thankful, productive recipients. Pagbulay-bulayan pa natin ito at ang mga kahulugan nito sa ating pang-araw-araw na buhay.